Biyernes po ngayon, araw ng ating debosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. At kasama din po no ng Biyernes na ito, kalakip po ng panahon ng Kwaresma, ay iniimbitahan tayo at inaanyayahan tayo ng simbahan na sama-sama sa ating pag-aayuno at pag-abstain no, sa pagliban ng pagkain natin ng karne tuwing araw ng Biyernes. Hindi lang ho tuwing Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo tayo'y liliban sa pagkain ng karne, kundi lahat din po ng Biyernes sa panahon ng Kwaresma ay gagawin din po natin ito bilang pagyakap natin sa ating mga sakripisyo na ang ating pinapaliban sa pagkain ay nangangako din tayo na yung sakripisyong niyakap ko ay aking itutulong sa mga kapwa ko. Pero madalas ano, sa ating pagdiriwang, masyado tayo nakatuon sa pangibabaw. Sinasabi natin, no, liliban ako sa karne tuwing Biyernes. Nag-ayuno ako ng Huwebes Santo. Pag Biyernes Santo, hindi ako kumakain. Pwede nga hindi ka nga kumain ng karne sa araw na ito. Niyaya mo nga kaibigan mo, no, nagkape kayo. Pero sabi mo, ay tinapay lang ako kasi bawal ang meat ngayon. Pero habang humihigop ka ng kape at kumakain ng iyong tinapay, bila mo sasabihin, Mars, alam mo ba, si ganito, may chika ako. Hindi ka nga kumain ng karne. Pero ang kinain mo naman ay ang dignidad ng kapwa mo at ang karapatan niya sa isang mabuting pangalan. Hindi ka nga kumain ng karne, pero siniraan mo naman yung kapwa mo. Sayang naman ang pagsasakripisyo mo kung hindi naman ito magdudulot ng pagbabago ng buhay mo. Kaya magandang paalala po sa atin sa ating ebanghelyo. Ang turo ho ni Jesus ay pinalalawig niya yung katuroan na huwag kang papatay. Ang sabi ni Jesus, ang sino mang magpuot sa inyong kapwa ay pinatay na niya ang kapwa niya sa loob ng kanyang puso. Di ba ganun naman pag may puot at galit ka sa isang tao, that person does not exist in your life. Burado na siya. Hindi mo na siya kilala. Kaya di ba pag nakikita mo siya, naririnig mo ang kanyang mga yapak, nako, umiiwas ka na. Pero maganda rin no, sa ating ebanghelyo at kalakip ng ating pagdiriwa ng Biyernes na ito sa panahon ng Adbyento, na hindi lang natin ililet go ang pagkain ng karne. Pero hamon din sa atin ang ebanghelyo, aside from letting go meat today, we are challenged by God the Gospel to let go of our hatred towards our brothers and sisters. Yun din sana ang i-let go natin. Pwede nga sabihin mo, Father, nilet go ko yung meat. Every Friday, Father, walang patid. Pero kapit na kapit ka naman sa puot at galit sa kapwa mo. Sayang naman ang mga pagsasakripisyo at pag-aayuno. Kung babalikan ho natin ang unang pagbasa ng nakaraang linggo, noon Friday last week, sabi ng mga Israelita, pati hindi pinapansin ng Panginoon ang pag-aayuno namin. Parang nag-aayuno kami, pero hindi naman, parang walang nangyayari. Pero sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías, nag-aayuno nga kayo, pero ang kapwa ninyo ay inaabuso ninyo. Nag-aayuno nga kayo pero patuloy pa rin kayo sa paggawa ng masama at hindi mabuti. Baliwala ang pag-aayuno. Kaya magandang imbitasyon sa atin ito bilang Kristiyano ho ngayon na oo, sa araw na ito iniimbitahan tayo ng simbahan na lumiban sa pagkain ng karne. Pero sana ang lahat ng ito
ay magdulot ng pagbabago sa buhay natin, na hindi lang ang karne ang li-let go natin, kundi ang puot at galit at ang puwang ng walang kapatawaran sa ating puso at paghihiganti, sana i-let go din natin. Alam ko, sasabihin niyo, Father, napakadali namang hong sabihin, Father. Pero alam naman natin na mahirap gawin ito. Di ba? Hindi madali sabihin, pero alam natin na napakahirap gawin. Kasi mas gusto natin panghawakan yung galit. Mas gusto natin panghawakan yung sama ng loob na yon. Pero sa totoo lang, di ba ang bigat sa puso? Di ba kapag may naalala kang kinainisan mo, kinasasamaan mo ng loob at kinapupuotan mong kaibigan o tao, dating kaibigan siguro, di ba ang bigat sa dibdib? Do you want to live na parang ang bigat sa dibdib nung dinadala na puot at galit na yon? Gusto ng Diyos na lumahaya tayo ron. Kaya ang imbitasyon niya sa atin, i-let go muna. Let go of that hatred. Let go of that anger. Sabi nga ho, may isang talinhaga, ang pagkapit daw sa puot at galit ay para ka raw nakahawak sa isang patalim. Na habang inaalagaan mo yung galit na yon at mas lalo mong pinapansin, parang iniipit mo daw yung kamay mo sa isang patalim at sino ang nasasaktan, sino ang nagdurugo, ikaw lang din. Pero kung bibitawan mo yung patalim na yon, ang sugat na naidulot nun maghihilom sa iyong kamay. Kaya ang tanong ko, gusto mo maghilom yung sakit na yon? Alam ko yung puot at galit na yan ay nagmula dahil nasaktan ka. And no one blames you for that. Pero nasa iyo na kung hahawakan mo yung galit na yan at gusto mo magdurugo ka, o gusto mo bang bitawan para maghilom ka? At ang paanyaya sa atin ng Panginoon, maghilom tayo. Huwag tayong manatiling sugatan. Huwag tayong manatili na nasasaktan. Ang nais ng Diyos para sa atin, maghilom tayo. Lalo na sa mga sakit na idulot ng kapwa natin. Let go of that anger, let go of that hatred, so that God can come in to heal that wound. Ito yung imbitasyon sa atin ng Diyos ngayon sa ating pagyakap ng sakripisyo, sa ating pagyakap at paghingi ng awa at tulong sa Diyos, na alam natin ang kanyang turo ay hindi madali, pero ang turo din niya ang magbibigay sa atin ng kalayaan at kaganapan ng buhay. Minsan ang Diyos, ang turo ni Jesus hindi madali para sa atin, pero kung gagawin natin ito, ito magbibigay sa atin ng kaganapan at kaligayahan sa ating buhay. Kaya no, pwede nating hilingin sa mahal na pong Jesus Nazareno, Panginoon, masyadong mabigat ang laman ng aking dibdib ngayon. May lupuwang ng puot sa puso ko. Tulungan mo ako, mahal na pong Jesus Nazareno, na bitawan ito. Tulungan mo ako sa iyong grasya na maghilom ang sugat na naidulot ng kapwa ko sa akin. Tulungan mo ako magpatawad sa Kanya. Tulungan mo ako na lumakad ulit, na iyong pinagaling, at nawa, Panginoon, ako din ay magdulot at magbigay kagalingan sa kapwa ko. Tulungan mo ako, Panginoon, bitawan ang galit at kumapit sa iyo. Amen.